RPF 1 siya. Ano size? 16 'yan. 16 by 8. Mas malaki. Limo to tol. At nagbabalik nga yung Honda Civic EF natin dito. So, update lang guys. Satwa pa natin to. Pinapagawa lang sa atin. Pero kinukonsider natin itong bilhin. Comment nyo nga guys kung bilhin natin to or hindi. Kasi sobrang gandang project car talaga nito para sa channel. Ngayon, nakikita nyo dito, nalihan na siya. At ina-align namin yung ibang body panel. Same na process lang kay Rhea. Dapat makinis to bago bugahan o pondohan. Masasabi ko ngayon, medyo mahirap magbuo ng EF, lalo na yung pyesa nito. Sobrang rare at sobrang hirap maghanap kahit may pera ka. Kasi nga, 1980s to 1991 ata pinroduce ang EF, which is sobrang tagal na. Ayan, so tapos na nga tong EF, ngayon ko lang siya nakita. Sobrang ganda. Mas maganda pa kay Rhea, mas nai-inlove ako sa EF ngayon. Oh my god. Ba? Ang ganda kahit yung makina, hindi na nila binabatong makina, pero ang linis pa rin ng pagkakatira, no. Okay na okay pa rin. Grabe. Masaya lang ako kasi tagal din nito na natulog, pero ayan. Buhay na siya. Ang ginamit natin pintura dito, Ansal, na jet black. So pure black siya, wala siyang metallic flakes, wala siyang mica or what. Jet black, just black. As in, solid black lang, kita niyo naman, paayos. Pero, ang ganda no, kasi kahit hindi nila binaba yung makina. Di ba, madali lang anuhin ng EF, pero they did a good job. Not bad. Ito yung kay Rhea. Ngayon, ano kayo lalabas natin ngayon? Si Rhea or EF? O kaya gawin natin yung mga kanyang to, lagay natin doon. Hindi pa di yan. Grabe yung view! Alam mo yon, para akong bata talaga na lahat ng pagod ko sa dalawang to sulit na sulit dahil yan. Hindi pa sila tapos, pare silang hindi pa nababuffing. Pero makikita nyo talagang mas latag tong sa EF oh. Solid oh. Ang ina. Diba? Pinitin natin parehas. Ay habang magpainit wala naman tayong gas eh. Tingnan natin kung i-start si Rhea. Yeah. Start yan. Kasama niya lang yung wala nang gas. Kakargahan ko nga din sa ano talaga to eh. Ulan kasi na ulan dito kaya
napansin mo na na sobrang tahimik na pala ni Ria, eh, no? Pogi ng iye. Namiss ko din to. Nagpo-cruise kami ng AirPods. Diba? For the books yan. Kaya ako nagpa-vlog. Pang-document lang din ang mga ganitong moments. Lapit. Ayan, tatambay namin dito sa may park. Ano lang siya, wala lang siyang power steering kasi EF eh. Pati yung transmission niya cable type. Pero ang sarap niyang dalhin. Ito kasi 800 kilos yung bigat na ito eh. 800 buong kotse. Almost 1 ton. Oo. Ito na sa mga 900 to 1000 na basta mabigat pa to eh. Mas mabigat. Mas nakamaki na lang to. Yan JC oh. Ang maganda din kasi sa Honda, itong makinan to pwede mong ilipat doon anytime. Yun, ito naman dito. Interchangeable siya. May mga babaguhin ka lang sa mount, pero meron na nito available eh. Kunti lang. Oo, kunti lang. Talagang, yung shock, ano yan, BC Racing, kay Lover. RPF 1 siya. 16s yan. 16 by 8. Oh, disc brake. Yan nakakaiba siya dito sa EF na to kasi hindi lahat ng EF disc brake pati yung EG kasi nilabas dito ng EG power steering aircon nakupos lakas malakas ito mas malakas ito matipid kasi bumakin na nito eh sige wala na pala to mas malaki limo to tol. Wala kang ano? Baka pa magsaksak. Di yan. Tiwala ka dyan. Ito, yung block niya galing CRB. Eh. Galing CRB yan. Anong model? Fit kahit anong CRB? Oh, kasi ganito. Ang CRB kasi, di ba ano siya, makikita nyo po dito, B20B. Ah, so, okay. Ibig sabihin sa Honda kasi, may B series, may K series, may K20, B20. Pag K20, ibig sabihin, K-series siya na 2.0, 2 litros. Ang masama lang sa B20, malaki yung displacement niya, wala siyang B-teched. So, ang ginagawa namin, hindi match siya, tatakbo siya, magagamit mo siya, pero walang B-tech. Ngayon, ang ginagawa namin, ito, galing tong EF. Ito, yung head na to, EF to. Oh, sa ganito siya nanggaling, sa Japan. Kaya Honda motor ko, mas malaking solenoid, tas mas malaking dock kaysa B-tech. Sa iba kasi, B-tech yung malaki, dock yung maliit. Ayan. So, yan para magkaroon siya ng VTEC, tas malakas kasi displacement. Mas mura din na, ano yun, parang hindi mo na kailangan magpa-machine siya, papalakihin mo yung bore, piston, yan, available na. Salpak na lang. Ayun. Unti-unti. Wala siyang power steering din. Tas papaltaw pa radiator niya, magiging long rod na siya hanggang dito. Yan. Mahal ng transmission, mahal ng block, mahal ng head. Yung transmission. Sige, sa transmission, okay, para alam niyo na din sa lahat ng nanonood. Ang transmission 65k hanggang 130. Yung block 40, 70. Yung head mga 70 o 40, depende din sa specs eh, depende sa nakalagay sa loob eh. Pero ito all stock lang 'to. Kumbaga pinag-match-match ko lang sa iba't ibang kotse. Yung transmission niya SIR, yung block niya CRB, yung head niya EF.
Yung intake niya EG. Halo-halo siya, oh. Wala na bumubo. Oo, wala nang bumuo. Masaya, pag may BTEC lalo na. Huwag mo na lang isipin yung gastos talaga, masarap naman. Masarap naman bumuo. Masarap naman bumuo ang babos, tama-tama. Tama-tama. Ganun tayong mga na-meet na nakatambay na police. Tapos yun, nag-share lang tayo ulit ng knowledge. May idea sila, pero syempre yung mga bagay na detalyado. And may dami tayong mga bata doon na nakikinood sa atin na nakakatuwa din kasi nag-aaroon sila ng idea sa kabaliwan na ginagawa natin, which is yung mundo ng kotse. Sarap lang mo share. Nasa bahay lang kasi ako kanina, sabi ko bored ako nun. Tapos sabi ko, labas nga lang ako, testing. Yan, okay naman. Eh, nailabas natin ng konti si Ria. Na-showcase natin. It's a good day. Pero na-buffing na. Oo nga. Ganda na. Ayan o. Kakailamos lang namin. EK. Ayan, bigote. Pero sobrang linis. Mga moldings. Sariwa. Matic. Interior, sariwa, fresh na fresh yung lahat hindi sa likod. So yan, kakailamos lang, fresh na fresh. Linis. Trip ko na din talaga yung mga ganitong tindigan lang, no? Naka 17s. Diba? Lowered. Naka sounds. And ang may-ari nga pala nito, si Boss Aris Demonahan. Big shoutout sa kanya. Siyang PBA player, guys. Yan, tinahay sa atin to. Yan. Sariwa talaga yan. Ganda din ang pagkakalaga ni Boss Aris dito. Yan. Tapos na siya. Kakaiwa siya lang. Then turnover na sa may-ari. Yan. Bili, kaya mo yan. First time mo atang gagamitin si Ria, no? Oh, nandyan. Yan. Utol ko, kailangan ko na maturuan to eh. Kakarera ka na next year, ganyan ka pa rin. Oh, check mo muna, neutral. Lagay mo ngayon sa segunda. Tapos ngayon, kapag titigil ka na, magka-clutch ka sabay preno, okay? Ang kaliwang pa, laging nasa clutch lang. Ang kanan, preno, pati gas. Okay. Sa clutch, pag in-latch mo lang yan, dahan-dahan, na-under na yan. Hindi mo na kailangan gasan yan. Sige. Ayun lang. Bombay mo ng konti. Dahan-dahan lang.
Op. O, di ba? Ilan lang yung kapatid ko, magaling yan eh. Sige! 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 Yes ko po. Okay. Okay na yan. Guys, dito ko muna i-end yung vlog ha. Always out. Sana nag-enjoy kayo. Peace.